turun muda bangun balita ULTV turun muda bangun balita ULTV turun muda bangun balita. Ayan yung magbukas ng pinto ng punta ni Kuya Daniel. Kala ko ng pinto ng ano. Mamani! Tulad din po ni Secretary Veronica Alhar! Good morning! Bom dia! Gia Bong! Bom dia sa inyong lahat yan, Karinette, sa mga kasama ninyo. Magandang umaga! Eto na, Miss Niga, makikipagpundahan ka rin. Eto na po, mga kasambahay, ang masayang pundahan ni Kuya Daniel. Live din yung mapapakinggan at mapapanood sa UNTV Radio at UN Television. Yes. Wow. Yes. Morning. Morning. Si Dong Dong. Hindi kayo kumakain yan? Hindi. Ako Friday lang at saka Saturday pwede niyan yun. Hindi lang pasalubong si Dondon. Oh, bago tayo mag-umpisa at bago natin inggitin yung ating mga kasangbahay, pakinggan muna natin, panoorin po natin ang mga headlines ngayong umaga. Dating Chief Justice Renato Corona, anak at manugang, kinasuhan ng tax evasion ng BIR. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, isinapubliko na! Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang bahagi ng taon, ipinagmalaki ng Malacañang. Ilang transport groups humihirit ng 2 pisong dagdag sa pasahe sa jeep. Paggamit ng plastic bag, lilimitahan na rin sa Quezon City simula sa Setyembre. Kaso ng dengue sa bansa, patuloy nang tumataas. Dengue outbreak sa Metro Manila at ilang rehiyon, pinangangambahan. Share kayo sa ating mga talakayan. Dating Chief Justice Renato Corona, anak at manugang kinasuhan ng tax evasion ng BIR. Ayon sa BIR nilabag ng dating punong mahistrado ang Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code sa hindi nito pagpa-file ng income tax return mula 2003 hanggang 2005, 2007, 2008 at 2010. Sa nakuhang record ng BIR ang declared income ni Corona base sa Alpha List na na-file ng Korte Suprema ay 26.45 million pesos. Ngunit ang diumanay true net worth nito ay 161.15 million pesos. Ang discrepancy o pagkakaiba ayon sa BIR ay nangangahulugang may iba pang pinanggagalingan ng income ang dating maestrado. Yeah, pati yung anak niya, kinasuhan na rin. Oh, kasi dinikler pati yung niya ano, son-in-law. Oh, mag-asawa pa sa son-in-law. Kasi pwedeng sa kanila yung pangalan. Pag gusto kang kasuhan, kakasuhan. Of course. Eventually, man. But, siyempre, to prove, there's another thing. Problema niyo. Yes. Oh, the same, by the same token, na, pwede mo sabihin, easier to criticize or to be critical than to be correct. Mm-hmm. Pwede yan. Kasi lumalabas na dun sa impeachment trial na meron pa pala siyang ibang income. Pwede daw kasi hindi mag-file ng income tax return ba yun? Kung, kung ang kinikita mo lang eh, from being a Supreme Court Chief Justice. Pero dun nga daw sa impeachment, may lumalabas na iba siyang income. So kailangan niyang i-file yun at bayaran. Meron akong napuna. Ano po? Ito sa headline. almost identical or synonymous. Ito nangyari kahapon, dumudag na. Babae. Babae. Oh, is it true na... Impossible crime eh. Bakit? Ano yun? Sinampahan ng... Reckless imprudence. True, reckless imprudence. Ang driver ng LRT. Ay, ano ba yun? Paano magkakaroon? Ba't ito mamatay, sinampahan yung guy? Meron na bang maribela yun na pwedeng ilikoy? Ito yung dandaan yan.
Kaya nga. At saka rin eh, hindi naman yan daan na talagang may pedestrian. Hindi naman yata dapat tumatawid ng tao. Grabe naman yan. Oh my God. Hindi lang sinasabi na impossible crime naman. Nagsampa naman. Meron bang lilikuan just in case makita mo, ay may tao! You have to serve me mo inila. The left and the right. At saka hindi pa mas maapektuhan yung mga pasyente sa kanyang LRT. Hinto siya. Biglang hinto. Hindi kaya yun eh. Kaya? Hindi kaya. Hindi kaya nang sinasabi ko, impossible crime. Patay na, napatay mo pa. Patay na. Hindi mo alam na patay na. Paano naman yun? Imposible na yun eh. Tapos, ang mahal daw, pagka pinagawa nila na. Totoo yun, mahal talaga. Na yung pang-block. Sisynchronize mo yun eh. Yung block na yun. Sisynchronize mo. Pag open ang gate noong LRT, open din yung gate nila. Hindi naman parang pinagawa. Alam mo maganda yun. Mahal nga lang magpera maganda. Kasi magiging mas maayos yung... Hindi lang yun. Magiging maayos yung mga tao. Kasi kung kayo man, nanakay kayo ng MRT, dyan talagang unahan eh. So pagka meron parang gate, so, dalawa o isa lang, nakapila, maayos papasok. Hindi mo mamahalin, hindi nyo gagawin. Diba? For safety purposes. Safety. Yan, may leso na. Oo. So, what do you intend to do? Sabi ng spokesperson, hindi to first time. Yung last, buti na putulan lang ng kamay. Sa Guadalupe, may tumalun din. Lagyan nyo na lang ng diving board. Diving board? Hindi nyo kayang mag-provide para to make it. Mas maganda. Lagyan ng tubig. Systematic. Para pagka-agat, awatin nyo na. Lagyan ng tubig. Meron kayong lifeguard sa gilid. Kaya ako naman nabanggit yan, tinan mo yung kalokohan ng Quezon City. Oo, Karen eh. Parang imposible naman na naisip niya. Wala ba nakaisip kayo? Correct. Alin ba yung plastic bags? Oo. So maghihigpit na sila. Start on September 1 na tomorrow. Dapat magdala kami ng sarili naming plastic. O kaya 2 pesos kapag papalitan ka. Sa mga grocery, sa mga department store, saka supermarkets. Tingnan mo, di ba nakakatawa? Hindi lang nakakatawa. Estupido. Correct, di ba? Alam ba ni Mayor yung mga ganyan bagay? Estupido ha? Bakit? Ito, papaliwanag ni... Papaliwanag mo, Iha. Ako ang magpapaliwanag? Oo, ikaw itong nagsusun sa akin eh. Tapos itong pumalaan na, kasi, iiwanan mo ako. Kasi ang sabi, maghihigpit, di ba? Maghihigpit, ibig sabihin, dapat hanggat maaari, huwag gumamit ng plastic, di ba? Pero ang sinasabi, kapag ka wala kang dala, pwede kang bumili. 2 pesos, kikita sila. Tapos kapag ka ikaw ay may dalang lumang plastic, papalitan nila lang bago, edi meron ka rin. Indian nyo yan, ang Indian nyo, ay para makatulong kayo dahil non-biodegradable yan eh. Bakit nagpo-promote pala kayo? Para kumita kayo, plastic din. Para kumita kayo at nakatulong pa kayo. Supot, mga papel. Kasi Karen, win-win. Mayong. Dapat win-win solution eh. Dapat pati, hindi naman talagang totally mamatay naman yung industriya ng plastic. Sige, kawawa naman. Pero kahit na. Kaya nga, ang tao may kasalanan eh. Ano kasalanan ng nag-manufacture at nag-invento ng plastic sa inyo? Bakit yung tao hindi nyo kayang kontrolin? Kaya mahilig akong yung analogize. Analogize? Tingnan mo. Alam ko na ba't wala si Porky? Bawal ang plastic. Ang nangyayari, bawal ang plastic. Bawal. Ano kasalanan? Ang tao, hindi nyo madisiplina. Kagaya rin ng wedding na hindi nyo madali, yung iba nagsasabi, illegalize na natin. Ang droga, hindi nyo madali. Illegalize natin. Pare-pareho tayong, wala kayong problema. Sa lahat ng bawal, illegalize na lang. Mantak nyo, ilan ng tao nagtatrabaho sa paggawa ng plastic? Madami. At dahil nagagalit kayo, dahil nagkakabaha-baha tayo, hindi nyo madisiplina tao, titigil nyo pat sa sigarilyo, hindi nyo magawa. Correct. Totoo. Sabi sa sigarilyo. Political will. Number one niya. Mali yung mga... Ano ang pwede natin gawin ngayon? Kung halimbawa ganun. Ano ang suggestion mo, Karen? Ako, suggestion ko. Higpitan nyo. Higpitan nyo. Dapat hindi dapat nagtatapo ng plastic sa mga lugar na makakabaraso ng listero. Gamitin nyo barangay. Ang daming nga eh. Kung nandi rito lang si Tony. Matatakalawanan ko sa'yo kung ano role ng barangay. The problem is, ang tao talaga may problema siguro, Karen. Yung mga nakatira sa floodway, sa mga creeks.
baril. Bawal ang baril na dahil ang baril hindi po putok mag-isa. Pweran lang kung bumagsak. Eh, meron pa rin outside the factor. But inherently, hindi po pwede. Because it's a non-living thing. Ang baril ay babapatay ka. Delikado ang baril. Eh, di bawal na rin natin ang kutsilyo. Lahat tayo may kutsilyo eh. Gunting, lahat ang matutulis. Nakakamatay yan sa bahay. Oy. Alam ba ni Mayor? Gunting, baka magamit sa pagsusuicide yan. Bawal! Uy, si Mayor ang nag-announce mismo. Si Bistik Mayor? Oo. Bistik. Ikaw naman eh. Makinig ka sa tatay mo kasi. Makinig ka. Yung ganyan mga batas, hindi mo dapat pinapayagan eh. Ano pa yan eh? Mahal pa yan eh. Saklong sihal. Hindi ko kinakampi ang pagmali, di ba? Pero di ba karin sa ibang mga munisipalidad at syudad, bawal rin ang plastic? Wala problema. Yun ang akin ang question natin eh. Bakit tayo gagaya sa kanila? Bakit natin gagawing national policy na ba ito? Bawal na plastic? Ang halaga ng plastic, todo. Yung nagagawa ng bakal dati, pinaluwag ng plastic, mas mura ang plastic sa bakal. Na-invento ng tao yan para pakinabakan. Ang depresyo yung mga ini-invento ng tao, hindi pinakikinabakan dahil mali ang ginagawa ng tao. Kung hindi makontrol ng tao, yung invention ang kukontrolin nyo. Di ba pwede naman i-recycle yan? Oo nga eh. Parang tayo sa mga bahay natin, pag nag-grocery tayo, di ba? Katulad sa amin, ang dami naming naiipon na plastic dahil every week nag-grocery ka, di ba? Pwede mong ilagay sa basurahan, yung parang lining ng basurahan, di ba? Tapos ma-reuse mo. Sinasabi nila yung dry good daw, huwag na raw lagay sa plastic, pwede kiabot na lang sa'yo. Actually, yung isang malaking mall, ganyan dati, di ba? Pero inalis na nila yun kain eh. Simula nung inaraw-araw natin dito. Yung piso. Meron silang every Wednesday na bring my own bag eh. Kapag wala ka noon. Kaya nag-i-issue sila nung ano, 'di ba? Yung green bag. Yun nga, yun. Matibay. Yes. Oo, pero ganun pa rin. Pag wala kang dalang plastic, wala kang dalang bag, magbabayad ka ng 2 piso. Nung narinig si Karen, inalis nila 'yon. Binalik nila yung dati nila na meron silang paper bag. Nilalagay ng pandesal na malalaki, ganun. O mas maganda, 'di ba? Dapat walang alternatibo. Nakita niyo mismo sa palengke. Basket. Nung araw matutuwa ka, supot. Ano? Bayong. Bayong nga, Karine, bayong. Supot. Ayan, naka. Dami kong sinakal dun eh. Kala ko sabi mo, ba't mo alam? Binibentahan ka ng supot na papel. Supot na papel. Tapos, yung industriya ng bayong, nawala na. Masigla yung araw. Pero bayong, tuloy-tuloy pa rin. Marami pa rin makapili. Pero, industriya ng bayong, wala. Dati, ang ganda tignan, nakabayong eh. Karine, yung mga lola, yung mga lola, pag namamalengke, bayong pa rin yung dala nila. At saka sa tundo nun, ang pinaglalagyan ng grease gun, bayong. Bayong? Ganda ka yan eh, mga sigaro, wala na mga gamit. Totoo ba yun, FPJ? Oo, totoo yun, sila Asyo Salonga. May dalang bayong? Sila Peping Hapon. Sino si Peping Hapon? Boy Toothpick. Yan. Hindi mo kilala. Sino bayong? Bayong, ang lagay at deplato. May Thompson. O, diba? Mga Thompson. Talaga? Oo, nung araw. Lalagyan ng gulay. Kaya pala pinagbawal yun eh. Gulay. Nilalagyan ng mahaba. Sa kalesa. Ganyan ang grease gun gang mga araw ha. Lalagay sa kalesa. Kala mo nakakalesa lang. Tapos nakaganan yung mga gulay. Mga rebelde, no? Sa pelikula. Ginagamit niya ngayon yung karne. Karne, yung pinigula namin. Magdeposito naman ang kwan. Magdeposito ng pera ba yung ang gamit? Yung mga pinigula namin, yung hari ng tundo. Yan. Kinaano namin niya, Rudy Fernandez, H. Berhel. Isa ako dyan sa bila. Ang dala niyo bayong? Bayong ang dala ko. Ano laman ng bayong? Diplato. Diplato. Thompson. Ito yung kuya rin eh. Ikaw. Papa, ikaw naman. Yan na. Nahamon na naman eh. Sinamon na naman kami ni Super. Tatagilid lang yun. Ala yan. Ala yan. Pinapakitaan ako ni Rani. Sabay. Ano tiyo rin? Bakit na huwi ka tamigin? Eh malay nyo, kung hindi ako gumagamit ng double eh. Ano ba? Para masigurado na. Personal na personal yan. Pero... Diba? Alba balita kay Coco.
Nako, Martin. Pag mag-takeover pala, Martin? Hindi siya inalis. Coco Levy. Saan ba? Si Coco Pimentel. Di ba yung PDP? Yung kasing tribune na yun eh. Oo, eh, mga siwa, eh, tuloy pa rin. Binay, ano? Binay na. Pero gininay niya, gininay ni Coco na umalis siya rin sa partido. At saka hindi siya, hindi niya iniwanan, kundi siya pa rin daw ang Then, kaya nga, eh, siyempre, internal ka nila yan eh. Mm. Pero siyempre, kumbaga saan, hindi ka na puro. Mm. Oh, eh, kasi, adapted. Kakampi, whether you like it or not, kalabang ka namin. Wala kang tiwala sa partido mo. Maaga nagdeklara eh. Di ba? Naniniwala ka sa lakas ni Pinoy. At hindi ka naniniwala na dapat magkaroon kayo ng reconciliation. Yes. Pareho pa naman silang taga Mindanao. Pareho pa kayo. Ayaw eh. Ayaw. Masyado nasaktan. Masyado ka nasaktan. Saan? Sa pagkaka... separation? Ang palaya. Ito naman ang separation. Alam mo kasi Karen eh, yung nagalit siya kasi hindi ibinalik sa kanya eh. Yung 4 years na... Wala na. That's 200 million per year. Eh, 4. 800 million yun. Dahil hindi siya makapagpatawad, ang paniniwala niya, eh, alam ni Mig Zubiri na dinaya. Na, yung dayaan, eh, alam ni Mig Zubiri. Ang mabigat, ano, yung pangyayari. Siya makamove on. Pinahabol ka ng leon. Oo. Matakbo yung kuting. Matakbo. May taguan eh. Matapos biglang, ano, namaligtan yung kuting na mahabol sa leon. Parang Tom and Jerry na. Tom and Jerry, di ba? Ito ngayon si Ping Lakso. Oo, oh, bakit naman? Ano naman si Ping? Eh, hindi ba ito hinabol din ng leon? Oo. Nung babalik, nangahabol na ngayon na dalawa pa yung leon na hinahabol. Parang napaka-ironic diba? Lang. Di ba? Hinahabol niya, tinetrace niya, at patatawag niya sa Senado, ipoprobe niya kung paano nakaalis. Si Reyes. At yung magkapatid. Baka ibig niya kung malaman niya, ano ba bagong gimmick ngayon? No, nga. Sa, nag-google ako kasi nagluluto ako ng adobo. Ginugugle ko yung recipe. Di ba yun sabi niya nun? Marami siya natutunan nung siya'y nagtago. Oo, oh, eh, medyo matindi. Oo. Diba? Tinanggal na ka rin eh, yung dalawang kala. Oo. Immigration officer sa DID. Pero nakita niyo, pagka when it rains, it really pours. Yes. Una. When it rains, it's four. Oo. Kaso. Mm. Disbarment. Diba? Raining yun. Raining. Oo, diba? Raining. The drizzling lang yun. Oo, tapos. Wala sa shortlist. Ayan na, raining na. Raining. Tapos, takas rulito go. Pouring. Pouring. Tapos, eto pa. Bureau of Immigration. Cats and dogs. Yeah. Napakagat na yun. Tapos Bucor pa. Lima na. Lima. Para maging lima. Sana mahinto. Sana. Baka magsunod-sunod. Karina, eh, no? Ito muna. Paglago po ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang bahagi ng taon, ipinagmamalaki ng Malacanang sa naging tala ng National Economic and Development Authority, 5.9% ang naitalang gross domestic product ng bansa. Kung susumahin ang nakuwang GDP growth noong first quarter, may 6.1% ang naging pagtaas ng ekonomiya sa first half ng taon. Pangatlo ang Pilipinas sa nakakuha ng mataas na domestic growth. Una ang China at pangalawa ang Indonesia. Congrats! No, I beg to disagree. Pero naman ba yan? Talaga, ito. Ano na naman yung tribune? Ano na naman yung tribune na yan? Growth! It's gross. Tapers off domestic product to 5.9% in second quarter. Hmm. Ibig sabihin, ang sabi nito si Balisakan, nag-contract. Nag-shrink. Nag-shrink? Oh. Eh, kontra dyan sa headline na yan. Mm-hmm. Hindi natin alam kung alin. Pero ano man ang tama, ano pakialam natin dyan? Pero, ang dapat dyan, nire-report nyo, sa meeting ng Pan-American Chamber of Commerce. Nire-report niya yan sa Philippine Chamber of Commerce. Pero nire-report niya sa taong bayan yan, di kayo paniniwalaan. Oo. Pero mayroon pa. Nalumalago ang ekonomiya natin dahil wala nang makakain yung iba. Oo. Yung hindi nga may problema, lumundag sa LRT. Mm-mm. 29 pesos lang daw yung... Yung namatayan ng asawa, inilibing sa bakuran nila.
29 pesos lang daw yung laman ng bulsa nung ano. Oh, 29 pesos. Pero pumili pa siguro siyang ticket para pumasok. Pero 29, so wala siyang pera. Kaya nabawasan pa yun. Yun ang sinasabi natin na hindi namin naiintindihan ang statistics. What we understand is... Kalam ng sikmura. Ano ba pagkain namin ngayon? Correct. Humingi yung anak ko ng baon, di ko nabigyan. Huwag ka muna pumasok. Kung meron bang kakainin. Diba? May hawak ang sinturon. May hawak ang sinturon, no? May magigipit kami yung sinturon. Hindi, tulog! Sinturon. Tulog kayo. Para makakalimutan natin pare-pareho ang gulom. Alam mo sa mga bangketa? Oo. Yung mga natutulog sa bangketa? Yung iba doon, kinakalimutan ng tulog eh. Nagra-rugby. Bakit kaya pagkain, tutulog na gano'n. Kaya sila nagra-rugby siya kami. Kaya bandang uli, pag-gising na ano na, unti-unti na. Kaning. Wala na, wala kang kinakain. Pero meron pa rin lumabas sa New York Times. Karen eh, na talaga ang ekonomiya ng Pilipinas ay tumakama. Okay, okay lang naman yun. Talaga sa baba, hindi pa talaga raw nararamdaman. Kasi may nakakasin ako ng tinamo, pag tinignan mo tao, meron magaling mag ano ng fasade. Meron na hirap na hirap na. Ang forma, astig pa eh. Gutom na. Pumunta ka ron noong araw doon sa pambayan doon sa may harap ng embassy. Ang kwentuhan doon, bulungan pa. Parang ayaw pa sa iyo ito rin. Sabay mabini, sabay mabini. Kita tayo ng milyon dito. Parang kumangatig na 2 million lang, Ronnie tayo rito. Ikaw ngayon, nakaganong ka ngayon. Kanipit ng mga ito ah. Hindi ka lang 2 million. Parang ibig ko humingi ng hearing commission dito eh. Kwentuhan. Tapos pagdating ng tanggalian, mil da mil, no mil. Pare-pare wala pagkain. Ayun na. Pupunta rin sa Luneta, lalaro rin na sila ng... Tama. Yung sinasabi nyo, ang nilalabas ng Skyplex. Oo. Hindi na kinakananong, ginaganon. Parang si FPJ. Oo, punta sa second serving, pare. Pare, akin arbor ko yung second mo, yung kape mo. Skyplex yun. Nunguyayin na yung gano'n sa siyarta. Hopia, hopia. Namumuwalan yung biling. Kape. Pare ha, thank you, second serving. Second serving.